Gusto mo bang gumaling sa English? Sa pagsulat? Sa pagsasalita? Kung oo, para sa'yo ang video na ito. Ibabahagi ko sa inyo ang tatlong bagay na dapat gawin araw-araw para gumaling sa English. Stay tuned! Hello! I am Teacher Aubrey and welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel ko, I offer here video lessons for you to improve your English speaking, writing, and communication skills. Kaya naman kung interesado ka, iniimbitahan kita na maging bahagi ng ating YouTube online community of learners. Simple lamang ang gagawin. You just have to click the subscribe button below and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated every time I will upload new videos. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang tatlong bagay lang na dapat mong gawin araw-araw para ikaw ay maging magaling sa English. Number one, absorb English. Yes, absorb English. Dito papasok ang tinatawag nating language input or English language input na kung saan ay ipoproseso natin sa ating mga isipan ang lahat ng uri ng mga materials na mayroong English contents. Papasok dito ang pagbabasa ng mga aklat, pagbabasa ng mga magazines, ng mga blog posts, o ng kahit anong babasahin na mayroong English contents. Gayun din naman, kasama rin dito ang panunood ng mga English movies o anumang panoori na mayroong English content. Hanggat maaari ay yung mga English movies na mayroong English subtitles. Dahil bukod sa napreperceive ng ating mga mata ang ating napapanood in English language, nababasa pa natin ang tamang spelling ng mga salita in English language. Kasama rin dito ang pakikinig. Oo, tama po. Ang pakikinig ng mga audio materials, kasama na riyan ang audiobooks o anumang audio materials na may English content, maging ang mga English podcast. Maaaring kapag papasok na kayo sa trabaho o kapag habang kayo ay nagpapahinga, maaari lamang ninyong isuot ang inyong mga earphones or headset at makinig ng paborito ninyong English podcast. Pero papasok dito sa absorbing English language, yung bagay na dapat ay nagbibigay sa inyo ng interes. Huwag kayong makikinig o manonood o magbabasa ng anumang materials with English contents na hindi naman kayo interesado. Dahil kayo ay siguradong maboboring lang. Kaya siguraduhin ninyo na kapag mamimili kayo ng English contents or anumang materials na may English contents ay interesado kayo. Kung mahilig kayong mag-makeup, manood kayo ng videos na tungkol sa makeup tutorials. Kung mahilig naman kayo sa pagpipinta, manood kayo ng mga videos na may English contents about paintings. O kung mahilig naman kayong magluto, magbasa kayo ng mga magazines with cooking recipes in English content. Ano man na interesado kayo para bukod sa natututo na kayo, nag-e-enjoy pa kayo. Ulitin ko lang ang ating number one, absorb English. Number two, produce English. Yes, produce English. Dito naman papasok ang tinatawag nating English language output. Sa number one kanina, lahat ng mga bagay na may kinalaman sa input of language sa ating isipan. Dito naman papasok ang lahat ng bagay na maaari nating gawin to produce English language. Ang pagsulat at ang pagsasalita. Opo, kailangan araw-araw ay maging bahagi ng ating mga sistema at ng ating habit ang tinatawag nating producing English language. Kung saan papasok po dito ang pagsulat ng mga pangungusap.
hindi nangangahulugan na kapag sinabi kong susulat kayo araw-araw ay susulat kayo ng mahahabang essays in English. Hindi po. Yung simpleng makapagsulat kayo ng pangungusap habang may ginagawa kayo o habang busy kayo sa pag-aaral sa inyong journal or sa inyong English notebook, makakatulong po yun para ma-practice ang isipan ninyo na nag-iisip kayo in English language. Papasok din po rito ang tinatawag nating pagiging familiar ng isipan natin sa paggamit ng different vocabulary words, kung saan sa pamamagitan nito ay mas nag-i-stick sa ating mga isipan ang bagong mga salita na na-encounter natin matapos natin gawin yung step 1 na absorbing English. Dito sa step 2 na ito na producing English, mas mamamaster ninyo yung mga bagong salita na na-encounter ninyo dahil mas nagagamit ninyo siya sa pagsasalitaman o sa pagsusulat. Ugaliin ninyo na magkaroon din kayo ng journal kung saan ay na-i-share o naibabahagi ninyo yung mga nararanasan ninyo sa araw-araw. Bago matapos ang isang araw, subukan ninyong alalahanin yung mga nangyari at ipahayag yon sa inyong notebook or journal using English language. Hindi kinakailangan na maging stressful ang pagsusulat. Gaya ng sinabi ko kanina, humanap kayo ng bagay na magbibigay sa inyo ng interes para gawin ang isang bagay na iyon. Gaya sa pagsusulat, pwedeng maging enjoying ang pagsusulat kung ibabahagi ninyo sa journal ninyo yung mga naranasan ninyo sa araw-araw. At isa pa, walang huhusga sa inyo dahil sa inyo lamang naman yung journal na iyon. At gayon din, maaari rin kayong maghanap over the internet ng isang community na kung saan ay mayroong active English language learners. Anong kahulugan nun? Marami po kayong matatagpuan sa internet na mga community or blogs na mayroong real-time na sagutan ng mga members kung saan kapag may nabasa kayong tanong doon sa blog post, huwag yung palagpasin yung pagkakataon na yun dahil pagkakataon yun para sa inyo na magbigay ng inyong ideya. Huwag yung palagpasin, magbigay kayo ng ideya kapag may nagtatanong dun sa post online. Kung alam naman ninyo yung kasagutan, maaari din yung sagutin real time in English language. Sa ganung paraan, mas nahahasa ang inyong English language output. Gayun din naman, maaari kayong magkaroon ng daily conversation with native English speakers, maaari kayong maghanap ng maaari ninyong makausap. Maraming iba't ibang mga applications ang maaari ninyong subukan sa inyong mga mobile devices. Isa na nga riyan ang paggamit ng tinatawag nating ELSA application, na kung saan ay tinalakay ko kung paano gagamitin yan sa isa kong video dati. Ilalagay ko ang link sa itaas para mapanood ninyo kung paano makakatulong ang ELSA app na iyon to improve your English language every day, even at the comfort of your own home. Again, ang ating number 2 na dapat gawin araw-araw para maging magaling sa English ay produce English language. Last and number 3 na dapat gawin araw-araw para maging magaling sa English ay practice pronunciation. Ang akala ng marami, para maging mahusay sa English ay kailangan lamang na mahusay ka sa grammar at sa paggawa ng mga pangungusap, pero nalilimutan ng iba na mahalagang sangkap ang pagiging fluent pagdating sa pronunciation o tamang pagbigkas ng mga salita in English. Dito papasok yung mga factors na kinoconsider ng mga employers kapag sila ay mag-hire ng mga bagong employees. Gayun din naman, dito papasok yung factor na kinoconsider ng mga teachers ninyo kapag sumasagot kayo sa recitation kung maayos o tama ba ang inyong pronunciation.
hindi lamang natin namamalayan na kapag pinapractice natin araw-araw ang ating pronunciation, ay malaki ang magiging ambag nito para maging mahusay tayo sa paggamit ng English language. Isa na nga riyan ay mabuild up ang ating confidence kapag tayo ay nakikipagtalastasan. Hindi ba't kapag hindi ka naman sigurado kung paano i-pronounce o kung tama ba ang pronunciation mo sa isang English word, ay hindi ka rin kampante na makipagtalastasan. Pero kapag sigurado ka at alam mong tama yung paraan ng pagkakabigkas mo ng mga English words, ay mas nadadagdagan yung kumpiyansa mo sa sarili na mag-deliver ng English language. Papasok rito yung pagbabasa ng malakas. Opo, you can read out loud the different English materials with English contents na binabasa mo araw-araw. Magbasa po ng malakas. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng malakas, napopractice ang ating mga dila at naririnig at napeperceive pa ng ating mga tainga kung paano natin binabanggit ang mga salita. Maaari din po magkaroon ng pronunciation practice araw-araw for at least 5 to 10 minutes. Na kung saan maaari kayong tulungan ng mga applications na naka-install sa inyong mga mobile devices para mas mag-improve ang inyong pronunciation. Kung saan makakatulong rin ang mga dictionary, yes, gaya ko, gumagamit ako ng Merriam-Webster Dictionary o kung minsan naman ay chine-check rin sa Cambridge Dictionary yung tamang pronunciation ng mga salita. Kung saan mayroon doong volume icon. Pipindutin mo lamang yon at pakikinggan mo yung tamang pronunciation. At higit sa lahat, makakatulong sa inyo ang tinatawag nating IPA or International Phonetic Alphabet na kung saan ito ang sinusunod para sa standard pronunciation ng mga English words. Kung saan may mga special symbols na mayroong tunog na angkop para sa kanila. Just like the words think, chocolate, handsome, absolute, and hippopotamus. Kung saan nakita ninyo yung mga international phonetic alphabets na mayroong tunog sila na kaukulan para sa bawat salita sa English. Again, every day you have to practice your English pronunciation. Let us have a quick recap of the three things you need to do every day to improve your English. First is absorb English language. It has something to do with the input in English. The second one is produce English language, and it has something to do with the output. And the last one, the third one, is practice English pronunciation. At kapag nagawa ninyo ang tatlong bagay na ito araw-araw, sigurado kalaunan, unti-unting mag-i-improve ang inyong English language skills sa pagsulat man o sa pagsasalita. And that's the end of our video today. Kung marami kayong natutunan, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe sa ating channel. At huwag niyo na rin kalimutan na i-click ang ating notification bell para lagi kayong updated. At iniimbitahan ko rin kayo na maging bahagi ng aking second YouTube channel in which I do vlogs together with my family. It is Aubrey and Family Lifestyle TV. At ngayon, batiin na natin ang mga nagpapa-shoutout. It's shout-out time! Unahin natin si Maring Tess TV. Hello, Maring Tess TV. Hello po, Teacher Aubrey. Napanood po kita kahapon sa Itbulaga. Sobrang natutuwa ako dahil isa sa mga sinusubscribe ko sa YouTube ay napanood ko sa TV. So, God bless po, ma'am. Thank you so much. At sa mga hindi pa nakakapanood nung episode ng Bowel Judgmental sa Itbulaga, ilalagay ko yung link sa taas para mapanood po ninyo. Another one, batiin natin si Glyza Len Placido. Hello, Glyza! So helpful po yung video sa students as well as sa new teacher po tulad ko. Hello, Teacher Glyza! Kumusta ang pagtuturo mo? Good luck at kayang-kaya mo yan. Gayon din naman, batiin natin si Juvie Madriaga. Hello, Juvie Madriaga! Nanonood siya
from Riyadh. Yes, sabi niya, "Hi Ma'am Aubrey, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia." Mag-iingat po kayong lagi dyan sa Saudi Arabia. Gayun din naman, batiin natin si M1. Estudyante ko siya dati. Sabi niya, "Ma'am Aubrey, Mark Delio po ito. Sikat ka naman, pa-shoutout po." Haha, ayan, shoutout sa'yo anak. Laging mag-aaral ng mabuti. At batiin din natin si Teresa Mediano. Hello, Teresa Mediano. Sabi niya, "Congratulations po, ma'am. Napanood ko po kayo kanina, Teresa Mediano po ito ng Palawan." Ayan, kumusta po kayo dyan sa Palawan? Mag-iingat po kayo palagi. Gayun din naman, batiin natin si Shirley Bediones. Hello, Shirley Bediones. New subscriber, Teacher Aubrey. I love to hear and watch videos from you. Refresher course. Because I'm 61 years of age now. God bless. Ayan, wala po sa edad yan ang pagkatuto. Because learning is a lifetime process. Kaya okay lang po yan kahit anong edad patuloy pong mag-aral. Thank you so much, Nanay and Lola Shirley Bediones. Gayun din naman, batiin natin lastly, itong mga ito, si Sky Baisa. Hello! Gayun din naman si Ems23. Itbulaga brought me here. And Itbulaga brings me here. Salamat po sa panonood at hopefully na-inspire ko kayo sa mga naibahagi kong kwento sa pag-aaral at sa pagkatuto ng kahit anuman pong bagay. And lastly, nais kong ipaalala sa inyo na anuman ang inyong mga edad, estado sa buhay o narating sa buhay. Kung mayroon kayong mga pangarap, walang imposible, basta lagi lamang pagsisikapan at pagsasanayan. See you on my next videos! Bye!